Brian, hintayin mo muna ang go signal ko bago kayo magpapatok. Wika niya habang nag-iisip kung paano makakapasok sa loob ng mataas na building. Nasa 50 palapag ito at bawat palapag ay puno ng mga nakabantay na highly trained. Inayos niya ang suot na hidden earpiece sa earlobe niya. Nakakonekta ang coil wire nito sa loob ng suits niya, pababa sa kanyang paa. Madilim ang paligid dahil sinadya niyang pumunta sila ng gabi upang hindi halata ang pag-atake nila. Ang mga tauhan? Tanong niya. Kanina pa sila nakahanda, Master. Good. Pero si Demon Master, hindi nakapunta. Ayon sa napagkasundo yung dalawa. Dagdag na sinabi nito. Pero ang sabi niya pupunta siya. Giit niya kay Brian. Hindi ko alam, Master, pero hindi po siya dumating ayon sa takdang oras na napag-usapan niyo. Parang gusto niyang panghinaan ang loob dahil sa narinig. Si Demon Master lang ang pwedeng tumulong sa kanya upang lumakas ang pwersa niya. Ngunit hindi niya alam bakit hindi ito nakapunta. Wala na siyang magawa. Nandito na siya. Wala na siyang panahon para umatras pa. Para sa asawa at mga anak niya, kailangan niyang magpakatatag. Lumabas na siya ng sasakyan at nagtago sa mga madilim na bahagi ng building. Maingat ang kaniyang bawat paghakbang upang hindi ito makagawa ng tunog. Bawat madadaanan niya, sinisiguro niyang walang makakakita sa kanya. Kung mayroon man nakalaban ay agad niyang binabali ang leeg habang nakataliko dito upang hindi na makaganti sa kanya. Tumingala siya sa rooftop at nagpa siyang doon dumaan dahil mas maraming kalaban kapag sa ibaba. Hinugot niya ang lubid na dala niya mula sa malalim na bulsa ng suot niyang itim na pantalon. Ilang beses muna niya itong inikot bago inihagis sa pinakamataas na parte ng terrace. Nang masigurong matibay na ang pagkakasungkit ng lubid sa itaas, agad niyang hinila ang naiwang bahagi ng lubid upang mabilis ang pag-akit niya sa itaas. Para siyang si Tarzan na palipat-lipat sa pagtalon gamit lamang ang lubid na hawak niya. Sa wakas nakahanap siya ng magandang pwesto kaya tumalon siya sa loob ng silid. Pinatigas niya ang katawan upang hindi siya ganong masaktan ng mga basag na salamin na posibleng tumusok sa kanyang katawan dahil sa pagkakasipa niya rito. Mabilis niyang sinipa ang armas sa kamay ng VIP guest na kasalukuyang nagpapahinga sa loob ng silid na pinasok niya. Nakmang papaputukan siya nito. Mukhang isa itong yakuza. Dahil sa mga tattoo nito sa katawan, malakas siya nitong sinipa at hindi siya nakapaghanda. Mabilis siyang nagpagulong at pinatid ang paan nito, dahilan upang matumba. Sabay silang bumangon. Ngunit ununahan niyang paliparin ang kanang paa at tinaman ang leg nito. Ginamit niya ang pagkakataon na yon upang paputukan nito. Wala siyang panahon na makipag-wrestling dito. Inilalaan niya ang lakas niya sa pakikipaglaban kay Norkis kung sakaling magkaharap silang dalawang mamaya. Mabilis siyang lumabas ng silid at nagtago sa madilim na bahagi ng wall. Bang! Mura niya ng muntik na siyang matamaan. May nakakita sa kanya. Kailangan niya ng dobleng paghanda dahil nabulabog na ang loob ng building. Dulot ng putok. Master, naghihintay po kami ng instructions niyo. Nakikita namin marami nang naglalabasan ng mga tauhan ni Norkis mula sa loob ng building. Boses ni Brian mula sa earpiece na suot niya. Simulan niyo na ang plano. Sagot niya at mabilis na lumipat ang pwesto. Matapang niyang sinalubong ang sandamakmak na mga kalaban na makakasalubong niya. Para siyang Ferris wheel na sinimulan ng paikutin habang nakadiba ang dalawang kamay niya na may hawak na armas. Lahat ng lumalabas sa armas niya ay walang sinayang dahil lahat tumama sa kalaban. Mabilis niyang kinuha ang isa sa mga team leader na natamaan at katawan nito ang ginamit niya upang takpan ang katawan niya patungong elevator. Malapit na siya sa top floor. Nang makitang hindi siya makapasok sa loob ng elevator dahil kailangan ng authorized fingerprint, naisipan niyang ilapat doon ang thumb finger ng lalaking ginawa niyang pansalo ng bala sa katawan niya. Sa wakas, nakapasok na siya sa loob ng elevator. Pinindot niya ang top floor gamit pa rin ang fingerprint ng lalaking bihag niya. Ngunit hindi niya inaasahan sa paglabas niya ng elevator ay maraming kalaban ang nag-aabang sa kanya. Ah! Sigaw niya nang maramdaman ang pagkuryente sa kanya dahilan upang mamanhid ang buong katawan niya. Namumula ang pisngi niya at naninigas ang buo niyang katawan dahil gusto niyang lumabas ngunit hindi niya magawa. Natumba siya sa sahig ng manlambot ang kanyang mga tuhod. Agad siyang hinatak ng mga bodyguard ni Norkis at dinala sa harapan nito. Napasuka siya
habang nakaluhod sa harapan ni Norkis dahil pinagtulungan siyang suntukin sa sikmura ng mga tauhan nito. Kinumpas ni Norkis ang daliri sa niyales na tigilan na ang pagsuntok sa kanya. Black Phoenix! Sigaw ng lalaki. Kahit naninilim ang paningin niya, pinilit niyang dumilat upang maging malinaw sa kanyang paningin ang mukha ni Norkis. Mukhang Russian ang mukha nito at kasing edad lang din niya. Nakasuot ito na kulay itim na turtleneck long sleeve na pinatungan ng black cape na abot ang haba hanggang paa. Umarko pa itas ang labi nito habang nakatitig sa kanya. Ang lakas ng loob mo na pasukin ang teritoryo ko. May patong na ang ulo mo and yet matapang ka pa rin na puntahan ako. Alam mo ko ano kailangan ko. Madiin niyang sad rito, ngunit halata ang pag-inda niya ng sakit. Oh, hindi ko alam unless sasabihin mo sa akin ang dahilan ng pinunta mo rito. Nakapamewang ito habang nakatingin sa kanya. Matapang siyang tumayo at hinarap ito. Kailangan ko ng antidote. Nakita niyang natigilan ito nang marinig ang sinabi niya. Tumalik ka dito at bumalik sa inuupuan na parang hari ng palasyo. Paano mo naman na sigurong ako ang may hawak ng antidote? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong ang triad ang gumawa ng poison. Kaya mayroon ka rin hawak na antidote para rito. Mukhang marami kang nakakalap na chismis. Kung sa mga kamay ko man ang antidote, wala akong dahilan upang ibigay yun sa'yo kahit isa. Nakuyom niya ang kamao. Nanigas ang kanyang mga panga sa pagpigil ng kanyang galit. Sabihin mo na kung ano ang kapalit. Nagtitimpi na sagot niya. Akmang sasagot na sa kanya si Norkis nang biglang lumapit ang kanang kamay nito at may binulong sa tainga. Ilang sandali pa binigay nito ang telepono. Lumayo ito ng konti sa kanila kaya hindi niya masyadong marinig kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit nakita niya ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha nito habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Binalik nito ang telepono sa alalay at muling humarap sa kanya. Para saan ang antidote na hinihingi mo? Sa asawa ko. Agaran niyang sagot. Sandali muna itong nag-isip. Master! Bumaling siya nang marinig ang boses ni Brian. Napapikit siya nang makita na nahuli rin ito ng mga tauhan ni Norkis. Mukhang gusto kong damayin ang alalay mo, Black Phoenix. Ngumisi ito na lumapit sa kanilang dalawa. Gustong gusto na niya itong buksain ngunit wala siyang lakas dahil nanlambot na ang mga buto niya. Pakawalan mo siya. Wala kang makukuha sa kanya dahil tauhan ko lamang siya. Oh, hindi mo pa nga nakuha ang antidote, nagre-request ka na naman ng bago? Nagngingit-ngit ang kalooban niya dahil sa pangasar nito. Ibibigay ko sa iyo ang antidote, ngunit may kapalit. Mataman siyang tiningnan nito. Hindi siya sumagot, ngunit baka sa mga mata niya na naghihintay siya sa sunod na sasabihin nito. Pumili ka. Lalabas ka dito ng buhay, ngunit hindi mo dala ang antidote? Ibig sabihin lang nito, tuluyan ang mawawala ang asawa mo. Bilang kabayaran sa pagpuksa niya sa kapatid ko. Or mananatili ka rito at kalimutan ng tuluyan ng pamilya mo kapalit ng antidote na siyang bubuhay sa asawa mo. Matagal siyang nag-iisip. Bumagsak ang luha niya dahil sa desisyon na pinili niya. Kung pipiliin niyang mabuhay at bumalik sa kanyang pamilya, magiging walang silbi pa rin yun dahil mawawala pa rin ang asawa niya. Ngunit kung pipiliin niyang manatili rito at kalimutan ng pamilya na binuo niya, kung ito lang ang tanging paraan upang mabuhay ang babaeng mahal niya, gagawin niya. You have 10 seconds left to decide, Black Phoenix. Narinig niyang wika ni Norkis. Tila nasihan pa ito na makita siyang nahihirapan sa pagpili. Nakahanda akong manatili rito at kalimutan ang mahal ko sa buhay sa isang kondisyon. Pauwiin mo ang mga tauhan ko kasama ang antidote at ipangako mo na ibibigay mo ang kalayaan ng asawa ko. Tanggalin mo ang patong sa kanyang ulo at hayaan silang mamuhay ng normal kasama ang mga anak ko. Pumalakpak si Norkis matapos marinig ang sinabi niya. Ang lakas din ng guts mo para mag-request sa akin. Kung tutusin, wala kang magawa kung ayaw ko. Ngunit sino ba naman ako para hindi maibigay ang gusto ng isang bird lord? Malaking karangalan na maging alalay ko ang isang Black Phoenix, kaya ibibigay ko ang kahilingan mo. Pumalakpak ito ng dalawang beses. Agad na lumapit ang lalaki na may hawak na maliit na box kung saan nakahiga ang maliit na tube. Mababakas ang tuwa sa kanyang mga mata. Namumuo ang luha sa sulok nito sa sobrang saya. Sa wakas, maililigtas na rin ang mag-ina niya. Ngunit sa kabila ng tuwang nadarama niya, naroon ang lungkot dahil hindi na naman niya masisilayan ang pangatlong anak niya.
Gumuhit ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Nananalangin na sana siya, na sana maging okay ng lahat. Master, hindi mo kailangan gawin to. Naluluhang wika ni Brian. Bakas ang awa nito sa kanya. Brian, makinig ka. Kailangan sa lalong madaling panahon, maibigay mo to sa doktor ni Ashley. Sabihin mong huwag na niya akong hintayin. Buong tapang niyang wika kay Brian. Magkasunod na umiling ito. Tila ayaw pang sumunod sa pinag-uutos niya. Ayokong iwanan ka, Master. Umiiyak nitong wika sa kanya. Brian, susuwayin mo ba ako? Nilakasan niya ang kanyang boses. Hay, magdadarama pa ba kayong dalawa o babaguhin ko na lang ang kondisyon? Sabay silang napabaling ng tingin kay Norkis na parenteng nakaupo sa pangharing upuan nito habang tuwang-tuwa na nakatingin sa kanila. Get the antidote and leave! Galit niyang utos kay Brian nang makitang nag-aalangan pa ito at hindi gumagalaw. Mas lalo niya itong sinigawan. Leave and never look back! Yes, Master! Mabilis na kinuha ni Brian ang antidote mula sa kamay ng alalay ni Norkis at malaki ang mga hakbang na tinungang pintuan. Ah! Napalingon siya nang marinig ang sigaw ng boss niya na halatang nasaktan. Nakita niyang malakas na pinukpok ng bakal ang ulo nito, dahilan upang mawalan ito ng malay. Master! Sigaw niya. Akmang babalikan niya ito, ngunit hindi na siya hinayaan pa ng mga tauhan ni Norkis na lumapit sa master niya. Kinaladkad na siya nito palabas ng building. Brian, ano ba? Tinatanong kita! Saan si Master Black? Parang gusto ng tadyakan ni Leslie si Brian dahil kanina pa niya ito tinatanong. Waring wala itong plano na sumagot. Patuloy lang ito sa pag-iyak dahilan upang lalo siyang nag-aalala para sa Master Red niya. Kasalukuyang tinatanggal ngayon ng doktor ang lahat ng lason sa katawan ng Master nila gamit ang antidote na dala ni Brian. Mabuti na lang at hindi ito nahuli ng dating dahil kapag nagkataon, malamang hindi na nito naabutan ng buhay ang Master Red niya. May hahambing na kasi ito sa lantang gulay at tila tanggap na nito ang kamatayan. Ang pinag-aalala pa niya, baka hindi makasurvive ang baby nito. Kung makasurvive man, panalangin na lang niya na walang defect sa baby nito. Buds, hindi na makakauwi si Master. Humahagulhol si Brian ng iyak habang umaamin sa kanya. Wala itong pakialam ko nung isipin man niyang bakla ito dahil daig pa siya kapag humagulhol. Ngunit hindi yun ang nakakuha ng atensyon niya kundi ang sinabi nito. Ano? Ipaliwanag mo nga sinabi mo, hindi kita maintindihan. Tatlong araw kang nawala tapos pagbalik mo yun ang sasabihin mo. Anong nangyari kay Master Black? Puno ng pag-alala ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Brian. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to kay Master Redbuds. Tulungan mo ako magpaliwanag sa kanya. Sinabi ni Master, sabihin ko sa asawa niya na huwag na siyang hintayin. Paano ko naman masasabi yun? Alam kong mahal na mahal ni Master Red si Boss. Nilalagay ko lang ang sarili ko sa katayuan ni Mama Ashley. Ano ba kasi ang nangyari? Naiirita niyang tanong. Magkatabi sila ngayon na nakaupo sa hardin ng White Mansion. Kinuwento na rin ni Brian ang lahat ng nangyari sa kanya. Kung kanina si Brian ang malakas ang iyak, ngayon mas gusto pa yata niyang mangisay para sa Master Red niya. Napakasakit naman kasi na nabuhay ka nga. Ngunit buong buhay mo naman dadalhin ang bigat sa loob ng dibdib mo dahil alam mong nagsakripisyo ang mahal mo dahil sa'yo. Brian, anong gagawin natin? Ilang sandali pa ay tanong niya. Hindi makapaniwala na tiningnan siya nito sa mga mata. Ano ko ba naman, Leslie? Pinilit mo ako magkwento sa'yo. Akala ko naman matutulungan mo ako. Tapos ako rin palang tatanungin mo. Lalo mo lang yatang dinagdagan ng stress ko eh. Tumayo ito at planong iwanan siya. Mabilis niyang hinila ang kamay nito, kaya ito napabalik sa pag-upo. Sandali lang kasi, kaya nga tayo nandito, diba? Para pag-usapan ko anong maganda natin gawin. At ang masasabi natin kay Master Red ang lahat ng hindi siya nasasaktan. Binalingan siya nito. Malabo naman yata ang sinasabi mo. Paano tayo magsasabi sa kanya na hindi siya masasaktan? Aber, malakas ang pag-amoy ni Master Red. Kapag nalaman nun na nakabalik ako, tapos si Master Black, hindi ko man lang nakasama, magdududa yun sa akin. At ang malala pa, hindi ako tatantanan nun hanggat hindi ako umaamin sa kanya. Oo nga no, sang-ayon ni Leslie. So ganito na lang, sabihin na lang natin ang totoo sa kanya.
Kahit masakit, kailangan niyang tanggapin dahil yun ang gusto ni Master Black. Alam mo, tama ka. Sang-ayon ni Brian. Kailan ba siya magigising? Bukas magigising na siya. Babalik na ang dating lakas niya, kaya humanda ka. Ayusin mong pagsabi, ha? Kapag himatayin si Master, malalagot ka sa akin. Namumungay ang mga mata ni Brian na tumingin sa kanya. Halatang nagpapakyut ito. Leslie, naalala mo bang sinabi ko sa iyo nung bago kami umalis ni Master? Tanong nito. Ang alin? Nakalimutan ko na. Nagkunwari siyang walang naaalala. Yung mamahalin kita pagbalik ko. Pag-amin ito sa kanya. Ay naku Brian, libing mo na lang sa limot ang pagmamahal mo na yan. Wala kang pag-asa sa akin hanggat hindi bumabalik si Master Black. Kailangan munang may happy ending ang dalawang Master bago tayo mga alalay. Pagkatapos sabihin yun, agad na siyang pumasok sa loob ng White Mansion at iniwan si Brian na kinakamot ang ulo. O Leslie, saan ka ba lang galing? Kanina pa kita hinahanap. Tanong ni John nang makita si Leslie. Nabalitaan niya ang nangyari kay Ashley nang tumawag siya sa dalawang bata. Kaya naman mabilis siyang pumunta rito. Alam na niya ang lugar na ito dahil dinala na siya rito ng kaibigan isang beses. Mabuti na lang at pumayag ang mga parents niya sa desisyon nila ni Edwin, ang lalaking gusto ng mga ito na ipakasal sa kanya. Napagdesisyon na nila ni Edwin na kilalanin muna ang isa't isa sa loob ng isang taon bago magpakasal. Kaya next year na ito matutuloy. Mabuti nga na ganun dahil sa ngayon kailangan pa siya ng kaibigan niya. Sa labas nagpapahangin. Narinig niyang sagot ni Leslie sa kanya. Magkakilala na sila ng 5 taon dahil ipinakilala na sila ni Ashley sa isa't isa nang minsang magbakasyon siya sa San Francisco. Ang mga bata? Tanong nito sa kanya. Tulog na sila. Andun sa kanilang silid. Sagot ni Joanne. Nagulat siya nang bigla siya nitong hinatak sa kamay at dinala sa tagong sulok ng mansyon. Kinuwento nito ang lahat sa kanya, dahilan upang mapaluha siya matapos marinig ang lahat ng sakripisyo na ginawa ni Liam. Iba talaga ang nagagawa ng pagmamahal. Naawa siya sa dalawa na pinagkaita ng tadhana upang magsama. Sa kabilang banda, pinahid ni Donnie Aika ang luha niya nang di sinasadya na marinig ang pinag-uusapan ni Joanne at Leslie. Napadaan siya sa mga ito nang pupunta na sana siya sa silid niya. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid at tinawagan ang contact sa cellphone niya. Hello, mayroon ako ipapagawa sa'yo. Alamin mo kung ano ang kalagayan ngayon ni Black Phoenix sa Triad. Sandali muna siyang nakinig sa sinabi ng kabilang linya bago mulang sumagot. Wala akong pakialam. Kung kailangan labagin mo ang rules ng Underworld, gawin mo. Sabihin mo sa kanila ipapasara ko lahat ng daungan sa dagat at himpapawid. Duman man sila sa kahit saan pang paliparan, hahabulin ko pa rin ang negosyo nila. Hanggat hindi ko nalalaman ang nasa likod nitong lahat. Galit niyang pinatay ang kanyang telepono. Puno ng pagdududo ang isipan niya sa mga nangyayari. Mayroon siyang pakiramdam na may nakatagong misteryo sa likod nito. Ang pagkawala sa isang birdlord ay pinagbabawal. Ngunit wala rin itong pagkakaiba sa pagbihag kay Liam. Alam niyang may nag-utos na mas makapangyarihan pa rito. Walang karapatan si Norkis na bihagin si Black Phoenix na walang aproba ng ibang birdlord. At yun ang kanyang aalamin. Kinabukasan nagising si Ashley na maraming mga mata na nakaabang sa kanya. Inikot niya ang paningin sa loob ng silid. Ngunit wala doon ang lalaking hinahanap niya. Napaluha siya nang mapansin ang mga anak na nakayakap sa kanya. Mommy, you scared us! Umiiyak na wika ni Sam. Ilang araw ka natulog, Mommy, tapos si Daddy hindi pa nakakauwi. Dagdag naman ni Gab. Wait, saan bang daddy niyo? Nag-aalalang tanong niya at hinanap ng kaniyang mga mata si Brian. Anak, mas mabuting magpahinga ka na lang muna. Kagagaling mo lang sa sakit. Ngunit waring wala siyang narinig sa sinabi ng ina dahil nakatutok ang atensyon niya kay Brian. Nakayuko lang kasi ito at walang lakas ng loob na tumingin sa kanya. Brian, nasaan si Liam? Tanong niya. Sumulyap lang ito sa kanya at nagbuka ng bibig. Ngunit wala namang lumabas mula rito. Muli itong yumuko. Binalingan niya si Joanne, nag-iwas rin ito ng tingin at nagpanggap na walang alam. Inilipat niya ang tingin kay Leslie. Mas lalo siyang nagduda nang magtama ang kanilang mga mata at nakita niya mula roon ang takot, pag-aalala at awa sa kanya. Ilang taon na niya itong kasama at alam niya kung kailan ito nagsisinungaling. Leslie! Sigaw niya rito, dahilan upang masindak ito. Master! Nauutal na sagot nito. Ano? Hindi nyo man lang basta sabihin sa akin kung ano nangyayari?
Gusto na niyang mag-hysterical. Bumango na siya at mataman na tinitigan ng tatlo na alam niyang may tinatago sa kanya. Anak! Muling tawag ng kanyang ina. May namumuong luha mula sa mga mata nito. Ma'am! Ano ba talaga nangyari? Bakit walang asawa ko? Nasaan si Liam? Bakit si Brian lang ang umuwi? Lubusan na siyang niyakap ng kanyang ina. Alam niyang kahit hindi nito sabihin, ramdam niyang may nangyari sa lalaking mahal niya. Hindi na makakabalik si Master dahil yun ang kapalit ng antidote. Patawarin niyo ako, hindi ko siya nagawang protektahan. Kumalas siya sa yakap ng ina nang makitang pabagsak na lumuhod si Brian at dinikit ang noo sa sahig habang humahagulhol. Magkasunod siyang umiling. Ayaw niyang maniwala. Sobrang sakit ang gumuhit sa dibdib niya. Master Red, matagal na akong alalay ni Master Black. Tulad mo, ramdam ko rin ang sobrang sakit dahil hindi ko siya nagawang protektahan. Bagkus, nagsakripisyo siya upang makauwi kami ng ligtas. Hindi lang din ikaw ang nagdadala ng bigat sa dibdib, Ma'am Ashley. Alam kong mahal na mahal ka ni Boss. Nakita ko siya kung paano nasaktan nung pinili niya na manatili roon at kalimutan na mayroon siyang pamilya. Ngunit kahit pinili niya yon para sa kaligtasan yung mag-ina at sa kalayaan mo, alam kong ang paglimot sa inyo ang pinakamahirap gawin. Tama na! Hindi siya makahinga dahil sa sobrang pigil na emosyon niya. Gusto niyang sumigaw ngunit walang boses na gustong lumabas sa labi niya. Biglang natuyo ang lalamunan niya. Hindi niya kayang tanggapin ang lahat ng nangyari kay Liam. Hinanap niya ang damit nito sa higaan na ilang araw na iyang yakap habang naghihintay sa pagbabalik nito. Liam, nangako ka. Nangako ka na babalik ka. Tuluyan na niyang sinigaw ang nararamdaman ng puso niya. Mami, mami, huwag ka nang umiyak. Nangako si daddy na babalik. Babalik siya, mami. Niyugyug ni samang ina habang yakap nito ang hinubad na damit ng daddy niya bago umalis. Binalingan niya si Brian na hanggang ngayon nakaluhod pa rin sa harap nila. Pinaghahampas niya ito. You're lying! Babalik si daddy kahit gaano pa katagal. Mahal kami ni daddy, di ba Gab? Nangako si daddy na babalik dahil ayaw niyang mainip ako. Sam, tahan na. Nandito naman ako habang wala pa si daddy. Aalagaan ko kayo ni mommy. Umiiyak na rin si Gab na niyakap ang kambal. Liam! Napalingon silang lahat sa direksyon ng pintuan kung saan nakatingin si Ashley. Ngunit wala silang nakita na Liam tulad ng nakikita nito. Muli nilang nilipat ang tingin kay Ashley. Makikita ang saya sa mga mata nito habang nakatingin sa pintuan. Ilang sandali pa bumaba ito ng kama at patakbong tinungo ang pintuan. Liam, alam kong hindi mo kami matitiis. Alam kong babalik ka. Sabi nito at balak na lumabas ng silid. Mabilis naman siyang pinigilan ni Donya Aika. Anak, wala si Liam. Alalahanin mo mga anak mo. Niyakap niya ang anak, ngunit nagpupumiglas ito. Hindi, ma'am. Pati ba kayo ayaw rin kay Liam? Mahal namin ang isa't isa, ma'am. Hindi mo ba nakikita? Ako ang pinili niya at hindi si Tala. Bitiwan mo ako, ma'am. Hahabulin ko si Liam. Hindi na kayanan ni Donny Aika ang nangyari sa harapan niya. Parang sasabog ang dibdib niya. Alam niyang matapang si Ashley, ngunit tila nawala na ito sa katinuan. Hindi niya alam kung paano ito kakausapin. Sinanyasan niya ang doktor. Naintindihan naman ito ang ibig niyang sabihin, kaya agad rin itong tinurukan ng pampatulog si Ashley. Pinagtulungan nila na maibalik ito sa higaan upang makapagpahinga. Kinuha niya ang dalawang apo at pansamantala munang inaliw ito sa labas ng mansyon. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin nabawasan ang lungkot sa mga mata ng mga ito. Iyak pa rin ang iyak ang mga ito. Sino nga kaya ang nasa likod ng mga plan nito? Nakunin si Liam. Makakabalik pa kaya ito sa kanyang pamilya?